magandang araw na naman sa ating lahat. Meron naman tayong susubukan dito na module. Ito, may bago tayong Arduino Uno. Testingin natin kung gumagana. Arduino Uno R3. Gagamit din tayo ng breadboard na itim. Kulay dilaw. At yung Arduino natin na nasa acrylic case. NRF24L01 transceiver. Siya ay transmitter na receiver pa. Pwede siyang transmitter, pwede receiver. Depende sa configuration o sa pagkaka-coding. Katulad nito. Bali, isang bundle yan eh, nang binili ko. 5. May magkamukha. Yan o, may oscillator, quartz, crystal. Dito naman, iba pagkakagawa. Pero siya ay module type din. SMD module type. Ang kanyang header, SPI, Serial Peripheral Interface. To hindi siya kasi sa breadboard. Ayan o. Ba? Ayun o. Parang kasi ah. Oh, kasya? Sabi, hindi kasya. Aba, bago na yung header niya. Diba? Kasya, ang problema, magkakaiba siya ng, pin out. Di pwede sa breadboard. Magsusort. Isang pin, ibang kanyang pin out. Kaya hindi rin pwede sa breadboard. Cautious ha, pero hindi siya pwede. Anong pinag-iba dito? Ito yung mga RF module natin. No? Siya ay receiver. Transmitter. Ito yung mga nakaraan nating module. Radio frequency module din. Anong pinagkaiba? Hiwalay ang transmitter sa receiver. Pero ito, pwede itong transmitter at pwede ding receiver. Ha? Oh, unisex. Pwede siyang babae, pwede lalaki. Oh, kailan? Dalawang gagamitin natin. Ito, magkamukha. At kailangan ng Arduino. Siyempre, para gumana. Ginawa natin, nag-install tayo ng library ng ating module sa Arduino IDE. May library doon para dito, para gumana yung itong module natin. Oh, parang ano no, parang Bluetooth yung kanyang antena, built-in antena yan. Pwede na itong ikabit sa Arduino Uno. Kabit natin. Repa Pipes, oh mga guys, everyone,
Ito na yung ating project. Na-downloadan ko na. Na-uploadan ko na ng code. Tinanggal ko na sa PC. Bali, ang power supply na niya ay power bank. Tigisa. Tigisang power bank. Ito. Transmitter. At ito. Receiver. Ayan. So, siya ay wireless na, ha? Re-receive niya. Iilaw yung LED. Pag pinindot ko yung push button. Oh. Pindutin. Ayun. Diba? Wireless. So, nagkaroon na ng communication between the two modules. Transmitter, receiver. Yan ang ating setup. Okay, mga Repa Peeps, itong ating transmitter. Ito yun, no? Transmitter. Meron siyang switch. Push button, tsaka 10K. Resistor. Ito, NRF module. O, yun yung ating radio module. Itong pin ito, malapit sa oscillator, yan yung interrupt. Walang connection. Tapos ito, MOSI. Master out, slave in. So, ibig sabihin yan, transmitter ng NRF. Master out, slave in. Diba? Ito naman kasunod. Yan yung CSN. Itong isa, BCC. Ito ngayon, ang BCC power supply ng NRF 24 ay 3.3 volts. 3.3 volts siya. Hindi pwedeng 5 volts. Then ground. Then chip enable. Digital pin D9. And then serial clock. Yung clock niya. Sa 13. And then MISO. Master in, slave out. Slave niya, out. Diba? Yan yung kanyang transmitter. Testingin uli natin. Ayun, no? Ang receiver, ganun din ang setup na receiver. Halos ganun din. Ang pinagkaiba lang sa pin, digital pin 2, may resistor, 220 ohms na LED papuntang ground. Ganun din ang connection niya. Halos ganun din yun. Ang dito sa transmitter, nagamit yung 5 volts papuntang 10K. You know, then to the digital pin 2. Yung switch naman, yung isang pin nasa digital pin 2, yung isa sa ground. Sa ground. O, yun yun. So, yan ang ating project.